At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Engkanto, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Magandang araw, mga apo. Eto na naman ang inyong Lola Sela na maghatid na naman ang kwento sa inyo. At ito ay kwento ng pag-ibig ng dalawang nag-iibigan na di nila alam na isa sa kanila ay engkanto. Mga apo, dyan lang kayo at pakinggan ang kwento ng inyong Lola Sela na pinamagatang Engkanto. Tabi, pasensya na po kayo ha. Kasi ihihi na po ako kasi. Bakit naman kasi? Kung kailan ako nagmamadali, naabutan pa ako ng pag-ihi ko. Ang layo ng nilakaran ko. Naiihi na talaga ako. Hindi ko na mapigilan. Saan ka galing? Anong ginagawa mo dyan? Ha? Alam mo ba na delikado dito? Ha? Sino ka? Alam mo delikado dito. Malalim na ang gabi. Bakit nandito ka pa? Sorry. Kasi napadaan ako dito kasi may pinuntahan ako at medyo naabutan ako ng pag-ihi. Kaya, ikaw, bakit ka dito? Anong ginagawa mo dito? Kinihatid ko lang yung kahoy doon sa suki ko. Pauwi na rin ako. Alam mo, pamilyar ka sa akin. Parang lagi kitang nakakasalubong sa bahay mo. Doon. Doon ang bahay ko. Ikaw, saan ang bahay mo? Bahay ko, doon, sa banda doon. Napadaan ako dito kasi alam mo na, naiihi nga ako. Ako mag-iingat ka sa pag-uwi, ha? Oo, salamat. Ikaw din mag-iingat. Sige ha, uwi na ako. Baka nag-aalala na ang mga magulang ko. Sige, salamat. Galing na ako dito. Natatandaan ko pa. Ulyari na ba ako? Hindi pwede na maging ulyari na ako kasi bata pa ako. Pero talaga, alam ko, nanggaling na ako dito. Ano ba to? Nawawala na yata ako. Bumalik na naman ako dito sa lugar na to. Saan ba ako nandoon? Ano ba yan? Akala ko ba pauwi ko na? Ha? Pero teka. Ganito na lang. Sasamahan na kita sa inyo bago para mag-uwi ka na. At talaga? Sasamahan mo ako? Maraming salamat ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi nawawala ako. Baka naghihintay na yung mga magulang ko sa akin. Pasensya na sa abala ha. Mukhang kanina ka pa nga ikot ang ikot dito eh. Oo nga eh. Nagtataka nga ako talaga. Teka, baka nagugutom ka. Meron akong nakuhang bungang kahoy dyan. Baka gutom ka. Salamat. Gutom na nga ako talaga. Salamat ha. Marami yan. Kain ka lang. Ngayon. Ang dami naman nito. Ito. Meron pang special. Oh. Para sa'yo ito. Masarap yan. Kainin mo. Sige. Salamat. Thank you.
matutulog na nga ako. Pero baka mananaginip lang ako. Eh, napagod lang ako kaya ganito ang nararamdaman ko. O kaya guni-guni. Eh, bakit ganito ang nararamdaman ko sa aking katawan? Nagiinit. Iba ang nararamdaman ko to. Anong nangyayari sa akin? Inay! Inay, tulungan niyo ako! Inay! Inay, bakit ganito? Bakit anak? Ako nang... Anak, bakit? Inay! Inay! Oh, anak, anong nangyayari sa'yo? Inay, bakit? Tulungan niyo bakit ako! Bakit ganyan ang itsura mo? Inay! Anong nangyayari sa'yo? Inay! Inay! Anak, anong gagawin ko? Bakit nangingisay ka? Peryong! Peryong! Ang anak natin! Peryong! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit nangingisay ka? Bakit parang ibang ikinikilos mo kanina? Hindi ko po alam, Inay. Anak, lagi kang mag-iingat, ha? Ah, sige, at pupunta ako dun sa kusina. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo, eh. Talagang ninervyos ako. Natakot tuloy kami ng tatay mo. Parang may nararamdaman akong kakaiba. Parang may humihila sa akin. Parang may umaakap sa akin. Kaya gano'n na nagpupumiglas ako kanina. Pero wala naman akong nakikita. Nararamdaman ko na may nakadagan sa akin na tao. Ano kaya yun? Guni-guni lang ba ang lahat? Eh, hindi pwede. Hindi pwedeng matakot ako. Peryong, ano kaya kung ipatingin na lang natin sa albularyo yung anak mo? Bakit ganun ang ikinikilos niya? Natakot talaga ako. Ay, oo. Susubukin natin kay Amang Isang. Baka magamot siya ang sakit ng anak natin. Eh, bigla siyang nagkakaganyan. Di natin alam kung anong nangyayari. At saka nanlilisig pa ang kanyang mga mata. Peryong, natatakot ako. Ay, sige, at pupunta tayo kay Amang Isang para matignan kung anong nangyayari sa kanya. Amang Isang, ano po ang nangyayari sa anak ko? Bakit nagkaganyan siya? Apo, nung nawala ka ba sa gubat, may nakita ka ba? May naramdaman ka bang kakaiba? Amang, ang natatandaan ko po, paikot-ikot lang ako doon sa gubat. At kahit saan ako magpunta, hindi ako makakarating sa aking pupuntahan. Pero mabuti na lang kanyo at may tumulong sa akin. Tinulungan niya ako para makalabas doon sa gubat. Si Marshall! Tama, si Marshall! Marshall? Sinong Marshall yun, anak? Ayun pong nangangahoy na lagi kong nakakasalubong. Sabi nga niya sa akin, kakalipat lang daw po nila nung isang buwan. Ay, ganun ba? Pero... alam mo kung saan ang bahay nila? Eh, sabi niya, malapit lang daw sa gubat. Eh, alam yun ay, ang bait-bait niya sa akin. Sa katunayan nga eh, binigyan niya ako ng pagkain nung nagugutom ako. Ay, sandali, titinan ko itong tawas kung ano yung nangyari, ha? Hindi. Ano po nakikita niyo?
sinasabi ko na nga ba ng lalaking yaw na isang engkanto. At dahil sa tinanggap po ang pagkain na binigay niya sa iyo, ang ibig sabihin ay pumayag kang maging asawa niya. Ha? Ano? Oh. Ano? Pero amang, oh, imposible na mangyari yon. Teka, kung gusto niyo, punta natin siya doon sa gubat ngayon. Ay, ang marka na yan. Yan, ang marka. Ang engkanto. Ang ibig sabihin yan, tinanggap mo ang binigay niya sa iyo. Pumayag ka. At pag-aari na ang katawan mo ngayon. Ano? Oh. Inay, inay, ano pong sinasabi niya? Ayoko pong mangyari yan. Hindi pwede, inay. Amang Isong, tulungan niyo po ako. Pakawalan niya ang anak ko. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa anak ko. Hindi ako papayag na engkanto ang mapapangasawa ng anak ko. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Parang awa niyo na, Mang Isong. Makapangyarihan ang engkantong yaon. Ito ang engkanto na kayang gayahin ng kahit na sino. Ang tanging paraan lamang ay... Ay, ano po? Amang Isong, ano po ang dapat natin gawin? Ang maaari mong gawin ay ang magpakasal ka sa simbahan. Pero kabartayan ng sino ba ang lalaki na maglalakas loob na gawin sa kanya? Ano? Anong gagawin natin? Ano? Anong gagawin natin ngayon? Kawawa ang anak natin kung engkanto lamang ang mapapangasawa niya. Eh, kung bakit ang anak pa natin ang nagustuhan ng engkanto na yan? Eh, paggamot natin sa ibang anak mo. Baka sakaling magamot ng ibang albularyo, hindi ako makapapayag na mapapangasawa niya ay isang engkanto. Ayoko, Piryong. Ayoko. Eh, ayoko rin. Kaya hahanap tayo ng ibang albularyo na makakapag-alis sa engkanto na yan. Ang engkanto na yun. Sino? Natatakot ako tuloy. Gabi-gabi, parang nararamdaman ko na may lalaking nasa tabi ko na hindi ko naman nakikita. Pero nararamdaman ko siya. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Anong dapat kong gawin? Ano? Gandang babae na. Kilala niyo ba yun? Ang ganda niya. Eh, yan si Ana. Yan yung anak ni Napiryong at Piryan. Nag-iisang anak yan. Maganda siya. Napakaganda ng batang yan. Marami ang nagkakagusto pero hindi nagpapaligaw yan. Eh, bakit naman daw, Mang Isyong? Maraming kwento. Iba't iba. Ang sabi, galit daw yan sa lalaki. Sabi naman ng iba, sinumpa raw siya. Namatay kasi ang huling naligaw dyan eh.
Di ako naniniwala dyan. Basta, yung talagang sabi sa akin eh. Kaya, yung dalaga pa rin siya hanggang ngayon. Mang Insyong, pabili nga po ng kikiam at dalawang tusok na ito, fishball. Sige, ay, sige. Magano ka na ano yan? Ba yan? Tusok. Naiwanan ko yung wallet ko sa bahay. Ako na lang babayad. Hindi. Salamat na lang. Wag na. May pera naman ako eh. Kaya lang nandun sa bahay. Babalikan ko. Sandali. Hindi, ako nang magbabayad. Huwag na, kasi ayoko magkaroon ng utang na loob sa lalaking hindi ko naman kilala. Ako nga pala si Ato. Antonio Baldero. In short, Ato. Karpintero ako dyan. Ako ang nagtatrabaho dyan sa malaking bahay. Ako si Ato. Pwede bang magkipagkaibigan sa'yo? At malaman kung anong pangalan mo? Ganda talaga ni Ana, no? Ngayon ako nakakilala ng babaeng ang ganda. Eh kaso, ayaw niyang magpaligaw dyan. Lahat busted. tinatanggihan niya lahat yung mga nanliligaw sa kanya. Ganun ba? Oo. Ano kaya kung subukan ko yan? At teka, siya yung dadaan dyan, no? May gagawin ako. Ana? Ano ba? Bitawan mo ang kamay ko. Pwede ba? Huwag kang bastos. Nasasaktan ako. nagpapakilala lang ako. Di ka naman kasi namamansin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang kamay ko. Kailangan makauwi na ako sa amin. Bitawan mo ako. Ano bitawan? Alam mo, may gusto ko sa'yo eh. Kaya lang, napaka-arte mo. Ganito ang dapat sa'yo. Bitawan mo. Nasasaktan ang kamay ko. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Bitawan niyo siya. Ikaw? Ano kaya ang mangyayari sa tagpong yun? Mapapahamak kaya si Ana? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Engkanto, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.